Let's go. Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Okay, so bali ngayong araw ay pupunta ako sa CDC, Clark Development Corporation, to attend a PPA meeting. And this is an hour drive from our place. Okay lang ba kung mag-grant ako sa inyo? Okay, so ngayon pag-uusapan natin yung mga paraan kung paano ba magiging maganda yung start ng umaga mo. How you start your day right? Number one, bilangin mo kung ano ba, what are you thankful for today, for the day na nagising ka. What are you thankful for? Sample natin ah. I'm thankful kasi I just had a very restful sleep. Pagdilat mo, energized na energized ka. Sarap nun, di ba? Nagano ka na ba? Bakit ba kailangan kong bilangin yung blessings? Bakit ko ba kailangan pang i-count yung blessings? Minsan kasi, sa buhay natin, if we are bombarded with problems, example, financial, daming utang, kaya daming mo dapat bayaran, niisip mo, saan mo ba kukunin yung mga bagay na yan? Di ba, laki ng problema nun? Di ba, kuya? Daming problema. Or physical, let's say, may sakit ka, isipon mo, di mo wala-wala, ilang buwan na, pa-doktor ka na pa eh. So, emotional, yung jowa mo, lagi ka na lang bine-break. Hindi lang kayo magkaintindihan sa ano gusto mong kainin. Or hindi lang kayo nagkasundo kung slurpy ba o tawag dito, big chill. Nag-away na kayo, lagi na lang kayo nag-away. To the point, nagkakasakitan na kayo. Hanggang sa marami na kayo nasasabi, hindi maganda. And if we are bombarded by those kind of things, minsan, nakakalimutan na natin how lucky we are. Tama ba? Nakalimutan natin na maswerte tayo, we end up sad. Kala natin, wala nagmamahal sa akin. Kaya, kala natin, wala nang katapusan ng problema. But, if we start our day thinking how lucky we are, how blessed we are, how many things that we had, kung gaano kadami yung bagay na meron tayo na dapat nating ipagpasalamat, eventually, maramdaman nyo parang nag-iiba. Para bang na-realize nyo, na shucks, ang dami ko palang dapat ipagpasalamat. Ang swerte-swerte ko pala para kung Seiko wallet, ang wallet na maswerte. And then, pag naisip mo maswerte ka talaga, then nakagana pakaramdam. Diba? So, para mag-start yung araw mo na maganda, isang tip na may bibigay ko sa inyo is to count your blessing. Ba't ganun? Nag-count ako ng blessing. Pero parang nalungkot rin ako. Kasi, once na nagka-count ka ng blessing, don't compare it to others. No? Magkakaroon at magkakaroon talaga ng something better pa din. But once you count your own blessing and you do not compare it to others, dude, sure ball, sasaya ka. So yun, ayos ba? Kasi baka mamaya puwe ka dal-dal lang sinasabi. Sana may natutunan kayo ha. Or sana may apply nyo. Actually, yung idea na count your blessing, sometimes I'm guilty na hindi ko rin siya ginagawa. Siguro I should make it a point to count my blessings also. At siguro pag nagka-count ako ng blessings, hindi ko sabihin na masaya ako kasi binigyan ako ng buhay. Kasi pag binigyan ako ng buhay, maraming aspect yung life. Siguro maganda, i-elaborate natin. Kung ano bang buong buhay yung meron ka? I'm thankful kasi nakarinig ako ng mabuti. I'm thankful kasi kahit medyo malabo yung mata ko, nakakita ako. Nakikita ko yung kulay blue, green, black, white, o kung ano pa man. I'm thankful kasi nakakaamoy ako. I'm thankful dahil nararamdaman ko yung lamig ng aircon. I'm thankful kasi sanay ako mag-drive ng sasakyan. Ang daming bagay na dapat mo ipagpasalamat. So wala kang reason to be sad. There's a lot of reason to be thankful for and to be happy. And there's so little reason for you to be sad. Siguro, sad people became sad because there is something that they want to be filled up. And the problem, yung pinapupuno nila doon sa isang problema na yun, eh isang problema pa rin. Or they're looking in a wrong place. Sabi nila, tayo mga tao daw are destined to look for ultimate joy.
If we are always looking for ultimate joy, we cannot find it. Hindi natin makikita yung ultimate joy. Unless, no? Unless, we will start believing. We will have faith. At alam nyo kung saan nakikita yung joy, hindi sa stante ng supermarket, hindi sa suking tindahan. Ang joy nakikita sa tatlong letra lang din. Iba yung joy, tatlong letra yun, J-O-Y. Parehas lang sila. Ang joy nakikita sa G-O-D, kay God. And once you found God, joy will follow. That's the truth. You cannot find joy. You cannot find love. You cannot find contentment if you don't have Him. So siguro, aside, number two, aside from counting your blessings, start looking for Him. I don't care where you will find Him. Kahit saan ka magpuntang simbahan, kahit anong sekta ka man ng religion, if you're following the wrong G-O-D, totoong O-G, you will not be happy. You will not be contented. If you're not happy, if you're not contented, you will continue looking for, and you continue looking for something na wala si G-O-D, then you will fail. Sad, no? So, my suggestion is that if you're sad, if you feel lonely, if you feel bombarded by all these problems, and if you want to start your day, count your blessing. Count what you are thankful for and look for God. God is everywhere. Look at to. And I think, yun pa lang, bro. Palalo-palalo ka na. What's up nun? Ayun nga. So hopefully, I talk some senses into you and I give you some tips that you can use. Or anything. Happiness is everywhere. And you are destined to look for joy. So, there's no escape. You are destined to look for God. And you will find Him. All you need to do is to stay still. And be happy. Diba? Anyway, this will end my vlog. And bye-bye. Destination! I have to arrive. Medyo malayo na, but it's okay. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yung itapon. Huwag lang